Naasya nga sa grade 3 is may inaway na ako na teacher. Hindi ko na alam bakit hindi ko siya pinaglaban. Isa sa mga pinakaunang contest sa sinalihan ko and ang epic agad na nangyari sa akin. Parang napapaisip kami na parang gagraduate ba talaga kami? Parang hindi pa rin siya natatapos. Marami akong aral na natutunan sa experience ko na yun. Hi guys, I'm S.L.A.Y and welcome back to my channel. For today's video is paglilinis lang ako. Pero hindi ng bahay, kundi yung mga medals namin ng ate ko. And andito siya. Ayan siya. Kasi ano, simula nung lumipat kami dito, hindi pa siya nadi-display. And sa ngayon, wala nang masyadong space dito para i-display pa siya. So, lilinisin ko lang siya and then ilalagay ko siya dito sa mga to. Para hindi sila maalikabukan. And habang nilinis ko yung mga medals namin, syempre, kukwento ko na rin kung paano ko nakuha yung sa akin. Kasi syempre, yung sa kanila, storya nila yun. So ngayon, isa-share ko yung story ko kung paano ko nakuha itong mga to. And I think this is a good chance for you to know me better. And I hope in this vlog, makapag-inspire or makapag-motivate ako ng mga tao or students, especially sa panahon na to na may pandemic. So, yeah, simulan na natin! By the way guys, habang nagkukwento ako is I'll try na maglagay ng mga pictures para mas ma-picture out niyo yung part ng buhay ko na kinakwento ko. Okay, so simulan na natin and again, nandito siya. Ayan, ito yung mga medals namin ng mga ate ko. Ayan. Una is, lalabas ko muna sila sa lalagyanan nila bago ko sila linisin isa-isa. Nakalagay siya sa ganito guys, sa lalagyanan ng certificate. And bakit marami kaming ganito? Kasi teacher yung nanay ko and binibigyan sila ng mga ganito dati, lalagyan na ng certificates. Ito yung mga sobra. Kaya yung nilalagyan namin siya ng mga medals. Ayan, ganyan. Ganito lang ilalagyan na niya, kaya naalikabukan siya. Alright, so ito na siya lahat, guys. Hindi ko alam kung ilan yan. Bilangin na lang natin mamaya. Alisin ko na sila sa lalagyanan nila. And magkukwento ako in chronological order. Simula nung nursery ako hanggang sa grade 12. Hanggang grade 12 lang kasi wala pa naman nakukuha ang medal ngayong college and I don't think na makakuha ako. Also, yung ikukwento ko lang dito is yung mga, syempre naalala ko kung paano ko nakuha kasi hindi na rin naman namin sure dito kung alin ang kanino. Okay, so nagsimula ang lahat sa sa Imus Cavite. Pero pinanganak ako dito sa Das Marinas Cavite, pero nag-nursery and kinder ako sa Imus Cavite sa isang private school sa CLV Development School of Learning. And ito yung mga nakuha ko doon. Asan na? Ayan, merong ayan, dalawang medal, isa nung nursery and isa nung kinder. Ayan. Ayan yung mga, ito yung nakuha ko. Tsaka, itong maliit na badge. Badge ba tawag dito? Hindi ko alam. Ayan, so ito yung nakuha ko doon. So, nung nursery and kinder ako, dahil private school yun, konti lang kami doon. Parang mawala pa yata kami sa 20 noon na magkakaklase. Or, sa buong nursery yata, wala pa sa 20. And, ako yung nag-top 1 doon. Nung nursery and nung kinder, kaya may ganito ako. Nung nursery, nung graduation namin is, yun yung kauna-unahang performance ko sa stage. And kasama ko din yung ate ko, kumanta kami dun nung graduation ko. And 4 years old pa lang ako noon nung graduation day namin. And ayun, yun yung pinakauna. And nung kinder naman, yun yung last year ko na sa CLV. And dun ako nakapag speech. Yun yung unang beses na nag-speech ako sa mga tao. Dahil yun nga, nag-top 1 ako. Dahil, ayan, ito yung pruweba. And ayun, masaya naman yung mga panahon ko doon. Siyempre, inosente pa, bata pa, so laro-laro lang, ganyan. Pero nagtapon. Ayan, and after kinder, lumipat na kami dito sa Dasma and dito na ako nag-grade 1. Okay, so grade 1, nag-start na yung klase noon, hindi ba ako nakakapag-enroll? Kasi nga, kakalipat lang namin. So, after ilang days pa na nag-start yung classes, pumunta kami ng nanay ko doon sa school and tinry niya na ihabol ako sa enrollment. So, ang ginawa ng mga teachers doon, sa isang room may mga teachers doon and pinabasa nila ako ng libro. Ang una pinabasa sa akin is Tagalog.
I mean, parang yun yung magiging basahan nila kung tatanggapin ba nila ako or hindi, ganun. So, pinabasa ko na ng Tagalog na libro, edi nabasa ko naman, maayos naman. So, medyo expected na yun ng mga teachers na yun. Pero, at yung next naman is pinabasa nila ako ng English na libro. Ayun na, yung part na hindi nila ina-expect kasi ina-expect nila sa mga ganung edad, mga 5 years old lang. 5 years old lang. Oh, tama mag... Ay, di. 5 years old, 5. 6, kaka 6 years old ko pa lang nun. Ina-expect nila na mga 6 years old, hindi pa marunong magbasa ng English, ganun. Pero hindi. Nagulat sila na nabasa ko na maayos yung libro na yun kasi bago pa ako pumasok ng nursery, tinuruan na ako ng nanay ko magbasa ng English and Tagalog and magsulat na din ng English and Tagalog. So, ayun. So, hindi nila ina-expect na mabasa ko yun na maayos. So, nakapag-enroll ako and napunta ako sa section 1. Okay, so grade 1, nasa public school na ako. Yung nursery and kinder, yun na yung last time na nakapag-private school ako. And grade 1, simula elementary hanggang high school, hanggang senior high, hanggang college, is nag-public na ako. So, laking public to. So, grade 1, doon ako na-immerse sa mga contests, kasi nga public school and section 1. Doon ako na-immerse sa mga contests like storytelling, ganyan, math quiz bees, ganun. Yeah, doon ako na immerse doon and nakasali ako sa ilan sa mga yun and naalala ko, sumali ako sa storytelling noon and ang kalaban ko noon is mga ibang schools, then nag-champion ako kasi nga marunong na ako magbasa noon and tinuturuan ako ng nanay ko paano mag-storytelling like meron talaga hawak na libro and then mabasahin mo siya and titingin-tingin ka sa audience, then meron pa siyang tono, may emotions pa siya and then iba-ibahin mo pa yung boses mo based dun sa character na pinoportray mo. So yun, tinuro sa akin ng nanay ko and grade 1 pa lang is yun na yung naging buhay ko na kapag merong storytelling contest, talagang ako na yung pinipili ng mga teachers doon. And may medal yun eh, saan ba yun? Hindi ko maalala pero parang ganti yung tsura nun, kulay dilaw and ganti yung logo. Ayan, ganyan yung logo nun. Hindi ako sure kung ito yun, pero ito naaalala ko talaga siya. Diba nag first place ako nun? Pero ang binigay sa akin na medal is silver. Ganto yung tsura niya. Ayan, hindi ako sure kung ito yun specifically, pero ganti yung tsura niya. Ayan, silver siya. Naaalala ko yun na nag first place ako pero silver yung binigay sa akin and hindi ko na alam bakit hindi ko siya pinaglaban. Bakit hindi ko pinaglaban na silver yung natanggap ko. Yun yung unang isa sa mga pinakaunang contest na sinalihan ko and ang epic agad na nangyari sa akin, yun. Pero sa mga contest noon, nung bata pa ako, ganito yung mga award noon. Ayan, kapag third place, ganito, bronze. Ayan, bronze. Then parang orange yung ano. Then kapag second place naman, ayan, silver. Silver, and kapag first place naman, ayan, gold. Ayan. Hindi ko na sure kung alin dito ang kanino, pero sure ako, pero meron din kasing mga ganito yung ate ko. Also, nung grade 1 ako, is grade 6 yung ate ko, and every year, meron dito sa DASMA na tinatawag na gawad karangalan, kung saan binibigyan ng award yung mga gumraduate students, and nung grade 6, ito yung natanggap niya. Ayan. Ayan. Gawad karangalan ng bayan. Ito yung tsura ng mga medals nung gawad karangalan dati nung grade 6 pa ate ko, nung grade 1 pa ako. Ayan, at tinatanggap niya. Okay, so grade 2. Ayun, ganun pa rin, nagpatuloy pa rin ako na sa sumasali sa storytelling contest, yan, sa mga math quiz bee. And sa science kasi, hindi pa masyado kasi yun yung mga panahon na sobrang hate ko ang science na parang ano ba to, parang ang daming kailangan i-memorize, ang daming kailangan alamin, gano'n. Kaya nung first years ko sa elementary is hate na hate ko talaga ang science, sobra as in ayaw na ayaw ko sa science nun. So hindi ako nakakasali sa mga science quiz bees nun. Also nung elementary ako, well actually kahit simula naman nung nursery, sobrang kulit kong estudyante, sobrang tigas na ulo ko, sobrang pasaway ko, kaya siguro ganun yung apelyido ko. Pero ayun nga, as in, nakikilala ako ng mga teachers na makulit, pasaway na estudyante, na as young as grade 3 is may inaway na ako na teacher. Inaway ko siya kasi naiinis kami noon na puro ano lang siya, puro pasulat lang siya. Sobrang daming Manila papers and puro pasulat lang yung ginagawa niya. Hindi siya nagtuturo, di ba? Grade 3 pa lang aktivista na. Ayun, tuloy pa rin na nag-aaral ako. And by God's graces, nakakuha ko ng honors.
Ngayon, consistent naman yung grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganun. And nung grade 4 naman, sa isang math quiz B, ayun, yun yung naalala ko na naka-place kami. And ito yung picture nun. Ayun, may picture pa talaga ako nun. Ito yung mga kasama ko. And ito yung medal na nakuha namin. Ayan. Ayan, nagulat ako dito na parang for the first time, hindi ganito yung itsura niya. Yan, hindi ganito. Yung common na ganito yung logo and hindi ganito yung lace niya. Kaya nagulat talaga ako na ganito na itsura niya. Lumevel up na siya. Na kahit fourth place is meron ng medal. Ayan, ito yung itsura niya. And ayun guys, hindi ko na masyado maalala yung mga ibang contest na sinalihan ko. And commonly, bukod sa mga pinakita ko kanina ng medals na may kulay is ganito yung itsura ng mga medals sa ina-award. Yan, alam niyo yung common na ganito, yung lace, blue, red, and white. And ganito yung ano niya, yung mismong medal. Ayan, ay! Na I think hanggang ngayon pa rin naman or nung mga panahon meron pang face-to-face. Kapag medyo low budget yung low budget yung contest, ayan, ganito yung pinamimit, yung ina-award na medal. Ayan, ganyan. Alam niyo yung typical na itsura ng medal, ayan. Ito sa ate ko to. Ayan. Ang nakasulat ay, in everything you do, put God first and you'll be successful. I think nakuha niya to sa church, sa isang church. Ayan, kaya may ganito. And ako din pala, ito nung may inattendan akong VBS or Vacation Bible School. And ito naman, sa church namin, ayan. Ayan, nakuha ko to kasi ito yata yung sa, ay ito, Best in Bible Story. Ayan, nakasulat dito. Best in Bible Story, ayan. So kahit sa church, hindi lang sa school, kundi pati rin sa church is nakakuha ko ng medal dati. Ito rin, galing dito sa church. And meron din guys na ganito yung itsura niya. Ayan, pang Olympics pero wala naman ako sinalihan na sports doon. Pero ganito yung binibigay na medal. Ayan, pang Olympics. And meron din dati guys yung ganito. Ano bang tawag dito pag ganito? Ayan. Ito sa mga ate ko to, hindi ko na siya naabutan. Pero ito yung itsura ng mga ina-award dati. Ayan, nilalagay dito. Yan, ganyan. Okay, so nalinis ko na siya guys, yung mga medal na yon. And binukot ko siya. Ito yung mga bronze. Ayan. Medyo ano lang. Ayan, ganito siya. And ito naman yung mga silver. Ayan, mas madami siya. Ayan. And ito naman yung gold. Ayan, ito yung pinakamadami. Ito yung mga nakuha namin ng mga ate ko nung elementary hanggang high school. Ayan, sa mga sinasalihan namin ng contest, ganun, sa mga extracurricular activities namin. Also guys, nung grade 4 is doon ko na-discover na ayoko ng puro aral lang sa loob ng room. Gusto ko nung may ginagawang iba. Gusto ko lumalabas-labas ako ng room. So doon ako nagsimula parang magkaroon ng interest sa pagsali sa mga extracurricular activities. Although nung grade 1 to 3 sinasali na ako sa mga contest, pero nung grade 4 ito na yung parang sasali na talaga ako. Parang hindi lang ako basta pipilian or kukunin, parang sasalihan ko na talaga siya. Doon ko naisip na ayokong puro aral lang sa loob ng classroom. Gusto ko marami akong ginagawa. Meron akong ibang ginagawa, meron akong extra na ginagawa. So ayun nga, doon ako sumali sa mga iba pang mga extracurricular activities. And yun yung dahilan ko bakit tumaas yung rank ko from grade 3 to grade 4 is tumaas yung honor ko. So nakita ko na malaki yung epekto din ng pagsali ng mga extracurricular activities sa school. Kaya nung grade 5, doon ako parang na-addict sa pagsali ng mga extracurricular activities na lahat talaga ng pwedeng salihan ko is sinalihan ko except sa mga dancing contest and sa sports. Bakit? Kasi nung elementary ako, parang naisip ko yung mga dancers kasi nung elementary ako, parang hindi ko sila magiging ka-vibe. Alam mo yun, parang hindi ako magiging bilong sa kanila sa culture na meron sila. Nung elementary ako, talaga nililino ko nung elementary ako kasi ngayon, sige, mamaya na lang yun. Ayun, yun yung dahilan ko matindi ako sumasali sa mga dance troops nung elementary ako. And sa sports naman is, basically kasi,
hindi ako marunong sa sports. Wala akong sports nung elementary ako, hindi ako sumasali sa sports kasi syempre maliit ako and mahina, mapayat, ganun nung elementary ako. So parang wala talagang babagay na sports sa akin na maski volleyball, tinry ko mag-volleyball noon. Isang tama lang sa braso ko, sobrang sakit na. Kaya sobrang X talaga yung sports sa akin nung elementary ako. So, halos lahat ng extracurricular activities ay sinalihan ko nung elementary ako bukod sa dancing and sports. Although nung grade 4 ako, naalala ko sa drum and larbad ng school namin is merong parang kukuha sila ng mga dancers sa mga estudyante na habang tumutugtog yung drum and lyre nun is may mga sumasayaw na estudyante. So kasama ako sa mga pinili nun. Ayun, okay lang sa akin yun kasi iilan lang kami and by partners lang siya. So meron akong kapartner na klase ko and then sa ibang grade level is meron ding dalawang estudyante. So parang okay lang sa akin yun and ayun, nag-practice and para yun sa isang contest ng drum and lyre band pero may mga kasamang dancers. Pero sa kasamaang palad is hindi siya natuloy. Natuloy yung contest ng drum and lyre band, pero hindi natuloy yung may mga kasamang dancers. And hindi ko na maalala kung ano yung dahilan ko bakit hindi natuloy yun, bakit tinanggal bigla yung mga dancers. Pero ayun nga, yun na sana yung pinakaunang contest na sinalihan ko na kung saan sumasayaw ako, pero hindi siya natuloy. So, grade 5, ayun, kagaya na sinabi ko is parang na-addict ako sa mga extracurricular activities na kung saan sa school level. Pag sinabi kasing school level, yung mga contest sa loob ng school. And then after ng school level kasi is mayroon district kung saan maglalaban yung mga schools dun sa specific district na yon ng city na yon. And then next naman is yung division level kung saan maglalaban-laban yung schools dun sa buong division na or yung sa buong city na yon. Then next naman is regional and then national. So sa school level, merong isang event dun sa school nung grade 5 ako kung saan marami siyang mga contest. And tatlo doon isinalihan ko, 'di ba? Bida-bida. sobrang bida-bida ako noon na tatlo sa mga contest na isinalihan ko. And yung mga sinalihan ko doon ng contest is tongue twister, storytelling and spelling bee. Kung tama ko ng pagkakaalala, pero yun, tongue twister, spelling bee and storytelling. So yun yung mga sinalihan ko sa event na 'yon. And sa lahat ng contest na 'yon is is nag-champion ako. So, binabita talaga ako, di ba? Nung elementary ako sa isang event, di ba, per day may mga contest, ganyan. And then sa last day ng event na yon, sa buong week na yon is yun yung awarding. So, yung awarding, dahil nga nag-champion ako sa tatlong contest, pagbaba ko ng stage, di ba, awarded na yung sa, halimbawa sa tongue twister, awarded na yung mga nanalo. Then, pagbaba ko ng stage, tatakbo na ako pabalik sa stage kasi ang next naman na-awarded is yung sa spelling bee, parang gano'n. So, sobrang hindi ko makakalimutan yung part na yun ng buhay ko na yung grade 5 na sobrang bida-bida ako. Sobrang bida-bida ako na sumali ako sa tatlong contest and lahat yung nag-first place ako. Kaya ang nangyari is, after akong sabitan ng medal sa stage, pagbaba ako is tatakbo na ako kasi tatawagin na agad yung sa next na contest. So, dalawang beses nangyari yun kasi tatlong beses akong sinabitan ng medal. So, ayun, naalala ko lang, isa sa mga pinaka-bidabidang parte ng buhay ko nung grade 5 ako. And also, nung grade 5 ako, dito na nauso yung gantong medal. Ayan, yung gantong medal ang dasma na yellow and green yung lace. Ayan, and ganito yung logo. May kulay na yung logo ng dasma. And then, meron siyang, may mga sulat siya dito sa likod. So, nung unang beses na nakita ko to, nung recognition day namin nung grade 5, ang reaction ko nun is, ang ganda! Ang ganda! Sobrang nagandaan talaga ako sa medal na to nung grade 5 ako. And tuwan-tuwa ako kasi nung grade 5 ako is nag-first honor ako nun sa klase namin. Bakit? Kasi sobrang dami kong extracurricular activities. And nung panahon na yun is malaki pa epekto ng extracurricular activities. 70% yata ng grade mo is manggagaling dun sa academics mo, yung mga subjects mo, kung anong grade mo doon. And then 30% naman is yung sa extracurricular activities mo. So, sobrang dami kong extracurricular activities noon na sobrang nahatak niya yung grade ko, kaya nag-first honor ako nung grade 5. Sobrang saya ko sa pagsali sa mga extracurricular activities na yun kasi naging worth it siya sa dulo. So, ito yung mga medals na ina-award noon nung grade 5 ako. Ayan, ito yung mga yun. Tuntuwa ako lagi kapag yung medal na sinasabi sa akin is kakaiba itsura. Kagaya nito, di ba? Ang ganda na itsura niya, green and yellow yung lace. So, tuntuwa talaga ako nung grade 5 na, ayun, nakatanggap ako ng mga gantong medals. So, grade 6.
ito na, graduating na ako. So yung pressure sa akin nung grade 6 na mag first honor ulit is sobrang taas. Sobrang taas na expectation sa akin ng mga tao na ako yung magbabaledictorya nung grade 6. Ganun pa rin naman, sumasali ako sa mga contest, nananalo, natatalo. Kapag natatalo, umiiyak. Siyempre, bata. Yung talaga pinaka, kumbaga, tatak sa akin nung elementary and siguro pati din nung high school na kapag natatalo sa mga contest, is sobra akong nalulungkot. Sobra akong naiiyak. Alam mo yun, parang sobrang taas ng pride ko nung bata ako na hindi ko matanggap na natatalo ko. Ayun, sobrang immature talaga. Going back sa grade 6, ayun, ganun pa rin naman, sumasali ako sa mga contest, pinagpupatuloy ko yung acads ko, pero ganito yung nangyari. Ito na, isa to sa masasabi ko parang as a child is tragic para sa akin kasi, ayun nga, sobrang taas ko ng extracurricular activities ko na nag-first honor nga ako doon, and ganun pa rin kagaya ng grade 5 na nag-second honor ako sa acads, pero hindi siya nahatak enough para mag first honor ako overall. So, graduate ako nung elementary as salutatorian. Hindi ako nakapag first honor nun. Bilang bata, nung mga panahon na yun, I was like, ganon. Kagaya ng sinasabi ko, bata, immature. Sobrang dinamdam ko yun. Sobrang nalulungkot talaga ako nun na talagang hindi ko siya makakalimutan kasi isa yun sa mga significant parts of my life na marami akong aral na natutunan sa experience ko na yun na there will be always someone na mas magaling or mas better sa'yo na mas mataas sa'yo and hindi pwedeng lagi ka nasa taas, hindi pwedeng lagi kang number one. Kailangan ma-realize mo na lagi kang bound to number two dahil nga hindi pwedeng ikaw yung pinakamagaling or pinakamataas sa lahat. Ayun, syempre bilang bata, hindi ko yun agad na-realize. It took time bago nag-sink in sa akin yun. It took time bago ko na-realize and naka-move on. Actually, matagal-tagal din bago ako naka-move on sa pangyayari ko na yun. Pero ayun nga, gumraduate ako as salutatorian and kapag sa graduation kasi is sinasabi ng advisor mo kung ano yung mga contest na sinalihan mo and napanalunan mo and ito yung video ko nun. Actually, nung graduation day naman is may sakit ako na hindi ko maintindihan, nagsusuka ako, ganyan-ganyan, na kasi nakaupo kami sa stage, yung top 10 nun, sa stage siya nakaupo. Pero ibang estudyante sa court. So, nung graduation day nga, dahil nga may sakit ako, meron pa akong baon na Gatorade sa ilalim na upuan ko nun, habang nandun kami sa stage nakaupo. Masaya pa rin naman ako nun, thankful pa rin naman ako na nakagraduate ako as salutatorian. Ito yung binibigay, vice governor kapag sa salutatorian and governor, tawag doon? Parang achievement award na galing sa vice governor, binibigay sa salutatorian and governor naman, binibigay sa valedictorian. So, ito yung sa vice governor kasi nga salutatorian ako. Yan, ito yung itsura niya. Ayan. Bukod pa din sa mga nakuha ko na ganito, kapag after nito isabit sa'yo na inaward na sa'yo lahat ng awards mo, isabit pa sa'yo yung mga medals na napalalunan mo sa contest ng school year na yon. So, ito yung picture ko noon. Naglalakad ako, tumatayo ko na ayun yung mga nakasabit sa akin habang may sakit ako. Siguro yun yung dahilan kung ba't ako nagka-scoliosis. Tapos, after nung graduation nung grade 6, kagaya na sinabi ko kanina is dito sa Dasmay is nagkakaroon ng gawad karangalan kung saan ina-awardan yung mga gumraduate na may honors. So, ito yung natanggap ko nun dahil sa salutatorian. So, silver. Ayan, dalawa siya. Isa sa mayor and isa sa congressman. Ayan, ito yung
Ito yung isa. Ito naman yung pangalawa. And I think may picture ako nung nag-selfie ako kasama to eh. Okay, so habang nililinis ko itong mga medal ng ate ko, is kukwento ko naman yung after ng elementary, so yung high school na. Eto na!